Hello to our viewers. My name is Harold Hugh Gordon. I brand myself as the Millennial Wealth Planner. And in the next few minutes, no, hopefully in 10 minutes, I will be able to discuss itong Bitcoin, yung Bitcoin to the moon, road to piso, magpipiso ba to, no? At kung pwede pa bang humabol, no? Kung pwede pa bang humabol. So let me share my screen, no? So again, this is the title of the presentation, of Bitcoin to the moon, road to piso. So let me start with this quotation. Sabi ni Jess Livermore, money is made by sitting, not trading. So in the past few hours or past few days, Bitcoin was very volatile. No, ang nangyari dito, umakyat, nag times 10, bumaba ng konti. Pero tingin natin, no, tingin natin, may potential pa to, no, na mag times 10 at times 10 ulit, no, o times 100. And let me share with you, no, itong concept na to at ano ba yung reason, no, yung rationale natin, bakit sinasabi natin na pwede pa. And again, syempre, no, bago tayo magsimula, isang malupitang tayor po, no, trade at your own risk, wala pong sisihan. Your BITL, no, do your own research before it's too late. And I won't be defending Bitcoin. I won't be defending cryptocurrency. That's for you to do your own research. Ang sinasabi po natin dito, we see the potential, no? We see the potential. And meron din po akong isang video that discuss the tokenomics of Bitcoin. So pwede nyo panoorin yun just in case first time mo lang marinig si Bitcoin. Pero kung ngayon ikaw ay nag-iisip, no, okay pa ba pumasok ngayon? Ang sagot ko lang po, medyo substantial yung holdings ko at hindi pa po ako nagbebenta, no? Medyo substantial yung holdings ko at hindi pa ako nagbebenta. At tingin ko, no, kaya pa mag 10x from here. Personally, pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, pero again, at the end of the day, kung medyo substantial yung holdings ko at hindi pa ako nagbebenta, so tingin ko aakyat pa, no? Tingin ko pwede pang pumasok. Okay, kailan ba magpipiso? Kailan ba magpipiso? Hindi po 'tong magpipiso. Personally, tingin ko lang naman po, hindi to magpipiso. Bakit po, no? In order for Bitcoin to reach the price of 1 peso, yung iba kasi sobrang hype, no, hyper, kailangan niya mag $2, $0.02, no, $0.02. And personally, ako, wala namang imposible sa crypto kasi kung ang BTC ay tataas, most likely lahat tataas, no? Pero pag nung chinek ko po kasi, no, kung ang target mo ay piso, at ang market cap ngayon ng Bitcoin, tama ba? Ang price ngayon ng Bitcoin ay 718, no? Pag kinopy ko po to dito, how many X siya, no? Nasa mga 2,785 times ng price ngayon para magpiso, no, si Bitcoin. Imposible ba? Hindi naman imposible. Pero baka in the next few months, hindi ganun yung movement, no? Kasi sabi ko nga, masaya na ako sa 10x, no? Masaya na ako sa 10x. Pero mamaya papakita natin yung 100x, no? Parang kaya pa naman 100x. Sa mga nagtatanong po, no, ano ba itong how many x na to? Ano ba yung mga x na yun? Yung x po dito kasi sa cryptocurrency, pinag-uusapan, ilang times yung doubling, no, ng money mo. Pag sinabi natin 2x, ibig sabihin yung 1,000 mo, 2,000, no? Sa stock market, ang usapan natin dito, ano eh, 10%, 20%, 30%. Pero dito, no, pinag-uusapan natin, kaya pa ba niyan mag-twice, no? 2x, kaya pa ba mag-thrice, no, ng value ng money? Pero again, trade at your own risk, do your own research. So, maaring hindi magpiso, hindi mo na ba ito papanoorin, no? Maaring hindi magpiso, pero pwede po ito mag-times 10, pwede ito mag-times 100, and actually, pwede pa ito mag-times 200. Okay, bakit po, no, sobrang strong ng community ng Bitcoin? At kahit yung development team o yung dev team, they are pushing, no, to achieve that top 100 spot, no, top 100 spot. Okay, how would you achieve the top 100 spot? Most likely, para maging part ka ng top 100, kailangan meron kang 1 billion na market cap, US$1 billion na market cap. Si Bitcoin po, nung sinasabi natin to, no, yung 2 weeks ago na video, if I'm not mistaken, nasa mga 700 to 900, no, yung ranking niya. Ngayon, si Bitcoin, kung i-check natin ngayon, is now at rank 299. Okay. Again, sabi natin kanina, $1 billion market cap. Ilan ba ngayon ang market cap ni Bitcoin? Ang market cap ngayon ni Bitcoin ay nasa, market cap natin ay 246 million US dollars, no? So ilang X pa po 'yan, no? Ilang X pa po 'yan? Kung ang market cap ni Bitcoin ngayon 246 million,
At ang goal natin is to achieve 1 billion market cap. So meron pa po tayong at least 4x, no? Kung maglalagay ako ngayon ng 1,000, ibig sabihin kung ma-achieve natin yung 1 billion market cap, which Bitcoin, the dev team is pushing, eh, ang potential nito 4,000. Easy, no? I don't think you will be able to earn this much in the stock market, no? In the stock market, in the bank, o kung anumang investment. Again, later, no, explain ako ng strategy kung paano to magiging parang quote-unquote, no, risk-free in a sense. Okay, this is just achieving the 1 billion market cap. Ngayon, i-check po natin, magkano ba ang market cap ng top 100? Kasi top 100 yung gusto natin makuha, no? Kung pumunta tayo ngayon sa CoinGecko, ang top 100 po ay may market cap na 1.4 billion, no? 1.4 billion. At the current market cap of ETH nasa 246 million, eh meron pa tayong at least 5.7x. Again, kung maglalagay ka ng 1,000, nasa 5.7 siya. Kung naglagay ka ng 10,000 pesos, ang potential in order to achieve the market cap of the top 100 coin is 5.7. So 10,000 times 5.7, that's around 57,000 pesos. Okay, pero hindi natin kino-compare si Kitcoin kay dun sa top 100. Kino-compare natin si Kitcoin as the next Shiba Inu. At makikita natin to, no, sa news, no, parang Kitcoin next SHIB, no? Next SHIB, no? Sinabi na to sa Yahoo Finance at sa isang trading magazine as well, no? Kitcoin is the next Shiba Inu, no? Kitcoin is gearing towards the next Shiba coin. Magkano po ba ang Shiba coin? Balik tayo ngayon sa coin CoinGecko, no? Si SHIB ay nasa top 10. Okay, so from top 100 times 5, si SHIB ngayon, ang market cap niya 36 billion, no? 36 billion. Sabi mo, MWP, ang hirap naman ito, hindi ko maintindihan, daming numbers. Punta po tayo ngayon dito sa market cap of .com. So, ang Kitcoin, sabi natin, no, i-compare natin siya ngayon sa Shiba Inu, no? Si Shiba Inu, meron pa po siyang 147x, no? Ibig sabihin, may 147 times pa yung presyo ng Kitcoin ngayon in order to achieve Shiba Inu. Okay, balik lang po ako sa kanina, no? Sabi natin, para ma-achieve natin yung top 100, no? Meron tayong probability na ma-achieve 5x. Okay. Pero sabi natin dito, market cap for Shiba, no? Pag nahit natin si Shiba, that's 147x. So lagay natin 147. Ngayon si Doge, no? Sabi natin, eh si Doge. Punta tayo ngayon kay Doge, no? Gaano ba kalayo pa si Doge kay Kate, no? Doge is 147 as well, more or less. Okay, so same na lang pala to kasi kanina medyo iba ang presyuhan eh kasi nag-move po yung market no, nung chinek natin. Ngayon sabi natin, no, MWP, magkano ba ilalagay kong pera? No, sabi natin naglagay ka 5,000 pesos. Projected ng 5,000 natin at if we hit, no, if we hit the market cap of Doge or Shiba, it will become 735,000. MWP, pwede ba yan? Pwede po, no? I-check niyo po yung isa kong video about Kitcoin. Papakita ko po dun step by step na kung naglagay ka pala ng 1,000, 1,000 o nag-invest ka ng 10,000 two months ago, no? More or less na sa 1 million na yan, no? Mga half million to 1 million yung pressure niya ngayon. At ang daming story, di ba? Yung Doge, no? Later, explain ko, no? Daanan ko na mabilisan. Pag tinanong mo, eh, wala namang value yan, no? Shitcoin yan, no? Or meme coin yan. Yun nga po, eh. Ibang klase ngayon dito sa memeverse, no? Mapapatingin ka lang, mapapasabi mo, holy shit, no? Grabe na yung pera. Grabe na yung multiplier, no? Yung how many X na pag-move ng pera natin. Ngayon po, kung nilagay natin 10,000, magkano? Your 10,000 can be 1,470,000. Okay, papakita po ako ng strategy, no? Pero daanan muna natin yung presentation ko bago tayo makery over. Risky ba yan? The greatest risk is not doing anything. That's the greatest risk, no? For me, placing 10,000, again, depende po to sa tao, no? This might be you, no? For me, pwedeng sabihin ko 10,000, I'm willing to take the risk. Pero for other people, nako, MWP, 10,000, masyado yung malaki. Pero papakita ko po, no, kung 1,000, edi mag-move ka lang ng konti. Mag-move ka lang ng konti. Iba yung projection natin. Pero
sa iba, baka meron kayong 10,000 na alam mo yun, pangkakain mo, pang-date mo, pambibili mo ng gadget na maybe willing ka no, i-delay yung gratification. Pero daanan po natin no. So, sabi natin kanina, meron pong 147x. Okay, 147x times pa in order for us to achieve the market cap of Doge and Shiba Inu. Tama? Nagkumulo kaya tong si market cap of check natin na parang same pa rin no si Doge. Okay, 147x. Okay. So, kailangan natin 147x. Pero 'di ba, sabi natin kanina dito, in order to achieve the top 100, kailangan lang natin ng 5x o 5x. Ibig sabihin, kung naglagay ka ng 10,000, if we will reach the top 100, no, in the next how many days? Automatic 50,000 yan, no? Automatic. Kung 10,000, 50,000. Okay. So, gawin lang natin ng simple strategy, no? Again, sabi natin 10,000 yung nilagay mo. At nag-invest ka ng 10,000 at nag-10x to. Ibig sabihin, yung 10,000 mo ay naging 100,000, no? Naging 100,000. Naku, mali. Number. No? Yung 10,000 mo ay naging 100,000. So, ang ginawa mo, dahil sabi mo, ah, medyo risky na to, no? Nag-withdraw ka ng 10,000. No? Sabi mo, withdraw ko na yung 10,000. So, may matitira pa po na 90,000. Tama? Eh, di ba sabi natin kanina, mukhang pwede pa mag times 10 ulit. Bakit po times 10? Kasi 147x eh. So, 10 times 10, 100. So, hindi ko pa kinompute dito, no? Yung next 47x, no? Para simple computation lang. Ah, sabi natin, baka hindi niya ma-hit si Doge, no? Baka hindi niya ma-hit si Shiba, no? Eh, pero more or less, baka tamaan ng konti. Pero this strategy, no, will tell us na parang, okay, lagay ko ng 10,000 in the next few months or in the next few days, kung mag-times 5 to, edi withdraw ko yung 10,000, iwan ko yung 40,000. Pero yung 40,000 ko, pag nag-times 10, 400,000. Pero sabi mo, hindi eh, feeling ko talaga kaya mag-10x, no? Okay, may 10,000 ako, mag-10 times siya, that's 100,000, i-withdraw ko ngayon. No, yung 10,000, i-withdraw ko yung 10,000, may 90,000 na matitira. 90,000 times 10, that's now 900,000. And for me, this is life-changing. No, this is ewan ko, 900,000 is big for me. Kahit papaano, life-changing wealth to, no? 10,000 becoming 900,000. Pero ang risk mo lang itong first 10x. Bakit? Bakit risk MWP? Kasi yung capital mo na sa loob eh. 'Di ba? Pagka-withdraw mo nung 10,000 after 10x, meron ka pang 90,000, free money na yan. Isipin mo na lang, parang tinabi mo muna yung 10,000 kaysa nilagay mo sa banko after 1 week, after 2 weeks, o after 1 month, tsaka mo winidraw, pero may natirang 90,000 na may potential na mag 900,000. Again, trade at your own risk, do your own research, no? Kung yung 90,000 mo, bumaba ng 45, di ba masaya ka pa rin? Kasi na-withdraw mo na yung capital mo natin, no? Tapos may 45 ka pa, no? Merry Christmas. No, Merry Christmas. Okay. Ang gusto lang po natin sabihin dito, no? This is a classic example of asymmetric risk reward. Ano yung asymmetric risk reward? Usually, tinuturo sa school, no? Same risk, high risk, high reward. Ibig sabihin, kung gusto mo mataas na reward, kailangan na mataas na risk. For me, i-risk mo 10,000 for the probability of turning it in the next how many weeks, no? 200,000, and in the next few more weeks, no, or how many months, no, to 1 million is a very it's not risky at all, no. I-risk ko 10,000 for 100,000, mukhang okay. Hindi po kasi ang hinahanap po natin, no, sa market, hindi yung symmetric risk reward, kasi joke time po yun. Ano yung joke time doon? Lalabas ako ng 10,000 pero pwede ako kumita ng 10,000, pero pwede rin ako malugi ng 10,000. Hindi po ganun. Kahit ang negosyante, hindi ganun, di ba? Pag naglabas yun ng piso, kailangan balik yung 2 pesos. Di ba? Kung malugi yan, ang lugi niya maliit lang. And in this sense, this is a parang 10% risk lang. No? 10% yung risk niya for the total reward of 100,000. And it becomes just a 1% risk, no? Actually, zero risk pag na-withdraw mo na yung 10,000 mo at naging 900,000 siya based on the example a while ago. And hopefully, I make sense, no? Ano po yung mga pwedeng tanggalin mo dito? Hindi mo po dito ilalagay, no, yung tuition fee ng anak mo. Wag na po gagawin yun. Hindi mo rin dito ilalagay yung buong 13 month mo, parang awa mo na kung meron kang bills na babayaran. Ilalagay mo dito yung mga bagay na sa tingin mo once lang. No, once lang. Ibig sabihin, gusto mo bumili ng cellphone, pero okay pa naman yung cellphone mo. Yung bibiliin mo cellphone, worth 50,000. No, worth 50 o 60,000. Pero sabi mo, hindi eh. Hindi mo na ako bibili ng worth
60,000 na cellphone, yung 10,000 muna ilalagay ko kay Kitcoin. Nalugi. Lesson learned. Di ba? Asymmetric risk reward. E pumalo pataas, nag-100,000. O di parang binili mo yung cellphone mo, kahit dalawa bilhin mo, pwede, o tatlo. E pumalo, nag-1 million. O hindi na cellphone bibilin mo, kotse na ang bibilin mo, no? MacBook Pro na yung bibilin mo. Okay? O bakit mo gusto mag-travel, no? Pandemic naman, pwede namang hindi mag-travel eh, di ba? Natiis nga natin yung ilang taon, no? Na halos ilang buwan tayo nakakulong. Sabi mo, sige, lagay ko muna to dito, no? O sabihin na natin, pagkain, no? Mag-anniversary o mag-birthday. More or less, di ba, kung ilalagay mo siya dito, ang laki po ng potential. And hopefully, I'm making sense, no? Hindi po to parang ano, squid coin. Hindi po to parang squid coin, no? Kasi yung rug pull ng squid coin, yung squid coin, eh wala pong community 'yon. At the same time, walang utility, no? Talagang hinight lang siya because of the Netflix series na Squid Game. And as you can see, again, panoorin niyo po yung previous video, no? Si Kitcoin versus Shiba and versus Doge. Makikita niyo po, no, unlimited supply, walang staking, walang earning option, walang value, walang utility. Si Shiba, ang laki, no, ng supply, walang staking, walang earning option. Ang meron na sa Shiba Swap, pero si Kitcoin ang dami po, no. Mas maliit yung supply niya, may 15% na staking, no. Ngayon ata nasa 20% if I'm not mistaken. Pag hodler ka, no, makikita mo tumataas, nagkakaroon ka ng 2% return, no, of every transaction. Pinagahati-hatian po yan ng lahat ng naka may tip. At the same time, eh, ilalabas po tong ano, no, ito po, may DeFi, DeFi meme platform na siya, sa mga meme creators, no, they earn Kitcoin. Lalabas po yung NFT, no, magkakaroon po ng gaming platform, yung Rise of the Cats. So ito pong Kitcoin, shitcoin siya, meme coin siya. Pero meron siyang ginagawa, may value. Itong Shiba at saka Doge, eh, shitcoin din. Pero wala silang value, pero nasa top 10 sila. Okay? Di ba? Si Shiba, saka si Doge, Doge is at top 9, Shiba is at top 10, pero wala silang value. Kit is at rank 299. And the potential to be part of the top 100 is very easy to achieve. And the potential to be the number one meme coin, no, to overtake those dogs who does not have any value, o ay ang taas ng probability na yun. So, for me po, no, medyo no-brainer to. Medyo no-brainer. Pero again, trade at your own risk and do your own research. So, pakita lang din ako, no? Meron kasing, kung pasensya na, first time kong gamitin itong KuCoin.app. Ito po yung ngayon, no? Sabi ng iba, mataas na. Hindi pa ba tatas? Again, we are in a bull market. And this is very basic, no, in technical analysis. Ang isang investment, pag mataas na, it doesn't follow, hindi na siya tataas. Ang isang investment, pag bumagsak na, it does not follow na hindi na siya babagsak. No? Until we are in a bull cycle, and when Bitcoin, no, goes up to $80,000 to $120,000 to $150,000, lahat ng altcoin, lahat ng meme coin tataas. Okay, same lang din po ito. Kailan ba tong schedule na to? Wait lang po. Same lang din po ito, no? During October 13, mataas na si Kate. Hindi na yan tataas. Ano nangyari? Ay, pababa na. Buti na lang hindi ako pumasok. Pero sabi natin, di ba, buy the dip, pag bumaba, bili. No, kasi ang taas pa. No, the dev team wants to be part of the top 100. We are 147x, no? No, 140 plus X from Shiba and Doge. Ano nangyari? Ayan po, boom, boom. At ngayon nandito na tayo. At ngayon nandito na tayo. Di ba? Buy the dip. Kanina, ngayon, nag-dip, no? Kanina kahapon nag-dip. Bumili ka ba? Ngayon, check natin, ano ba nangyari kay SHIB? Tignan lang natin po si SHIB. Tignan natin yung graph ni SHIB. Tignan natin yung chart ni SHIB. Di ba same concept? Nung panahon na to, no? Panahon na to, sabi nila, ah, wala na to si SHIB. Pababa na, no? Sobrang taas na, eh, no? Pero tignan niyo po yung nangyari. Kumataw pa rin pataas. So, we are just consolidating. Personally, tingin ko, easy yung 100x. Worst case, 5x. Achieve the top 100. From 5x, we go 10x again. I might be wrong. Mali po ako. Pwedeng mali ako. Pwedeng mali po ako. Pero at the end of the day, again, di ba, the greatest risk is knowing that there is an opportunity in front of you and you didn't take any action. Again,
Meron po akong video, no? Check niyo po yung about doon sa financial pyramid. Make sure na okay ang emergency fund mo, okay ang protection mo, diversified yung investment mo, okay, no, yung pambayad mo sa bills in the next how many months. Pero kung meron ka dyan extra, no, na sa tingin mo want lang, na pwede mong ipasok dito, na pag ito nag-zero, hindi masakit, okay lang, ipasok nyo po. Pero, no, pero, pag ito pumalo pataas, no, eh, life-changing wealth po ito. Life-changing talaga. Grabe, no? Baka, again, sabi nga natin kanina, kung cellphone ang balak mo bilhin, baka hindi na cellphone bilhin mo. Sasakyan na ang bibilhin mo. So, hopefully, I was able to share something of value and hopefully, may sense yung pinagsasabi ko. If you have any questions, feel free to comment. Follow me in Facebook and Instagram, no? Mas active ako doon. And, ayun, happy trading. God bless, no? And see you on the moon. Have a great day and God bless. Thank you.